Pag natin isipin dagilang bagay ang ating napakinggan noon, o kahapon o kanina, o dagilang kapangyarihan ang ating naranasan kahapon o kanina lamang, ay hanggang doon na lamang yun. Na isang Panginoon na marangat matay ng mas dagilang mas mataas pa, sapagat pinangako ng Panginoon, mas lalong lalakas ang kanyang kapangyarihan. At mas lalong dakilang bagay ang gagawin ng Panginoon sa ngayon, JF, sa huling kapanahon ng ito. Sige po, itaas natin ang ating dalawang kamay patungo ng langit. Maging lahat ng mga nakikinig at mga nanonood. Kuramashiri piyanda, laki ang tarakarabayiri piyanda. At pinaprapesay ko sa ating lahat sa oras na ito. Lahat ng narito, lahat ng nakikinig at nanonood. Ito ang sabi ng Panginoon. Mas matindi pang kapangyarihan ng Diyos ang ating mararanasan. Mas malakas pang kapangyarihan ng Diyos ang ating mararanasan. Mas mga dakilang kapahayagan pa ng Diyos ang ating mapapakinggan. At mga mabibilis at matinding promosyon pa ng Diyos at ating, ang ating mararanasan sa ating mga buhay, sa ating mga pagkatrabaho, sa ating mga negosyo, at sa ating mag-abroad at mamumuhay sa abroad. Isang puso po natin ang lahat ng ito. Umulitin ko at dadahan-dahanin ko. Higit pa at malakas, mas malakas pang kapangyarihan. Higit pa at mas dakila pang kapahayagan. Higit pa at mas matindi pang blessing at promosyon sa pag-aaral, trabaho, negosyo, paglilingkod sa Diyos, pag-aabroad at mamumuhay sa abroad ang ating mararanasan. Sa mga darating na panahon, ito po ay para sa Kingdom of Jesus Fellowship. Kaya sa oras na ito, ako'y namamanhig, nagsusumamo sa inyo at hindi kayo pinipwersa at pinipilit. Yumuka at pumikit, huwag mo kong tignan, huwag mong bubuin yung katabi mo, huwag mong kalamitin yung katabi mo, at bigyan mo ng pagkakataon ng sarili mo, isang buhay mo ito at isang puso mo ito. Kaya hindi dumalo yung mga kabataan, kaya hindi dumalo yung mga anak mo, kasi ikaw mismo na matanda, hindi ka nagpunta, hindi mo sila dinala. Inuulit ko, kung bakit ikaw na matanda, hindi ka napuspos. Kung bakit ikaw na matanda, ay hindi na pagpala at hindi na kadalo ang mga kabataan at hindi ka rin, at hindi na kadalo ang mga anak mo, kasi ikaw mismo hindi nagpunta. Ikaw ang dapat higit sa lahat na nagpunta. Ikaw ang higit sa lahat ang nagdala sa kanila. At kahit pa hindi sila nagpunta, nagpunta ka, sigurado pupunta sila sapagat nakita nilang ikaw ang namunang nagpunta. At kung sakasakali namang wala ang kamataang madadala, talagang ayaw nila, pupunta ka pa rin dapat. Sapagat yung matututunan mo, ituturo mo sa mga kabataan. Ikaw na ang magturo sa mga anak mo. At hindi na nga mamulgang pangkamataan lang yun ay hindi ka napupunta sapagat ang mga pinsahe ay salita ng Diyos. At ito ay para sa lahat ng tao, hindi lamang sa kamataan. At nawa itong napapakinggan mo ito ay itarang mo ng malalim sa puso mo sapagat narinig mo ang lahat ng mga matutuo. Sabi nga kay Sora Elmi, wala na akong planong magturo pa kayo. Pero hindi ko alam kung bakit winelcome pa niya ako. So wala akong magagawa kundi magturo sapagkat sapat na yung mga tagapagturo na na-iterrain, na-erase up na sila na ang magturo sa inyo at ako naman ay pumunta naman sa ibang lugar at sa ibang bansa at doon naman ako mag-train sapagkat nakapag-erase up na ako rito na magaya ko at lamas pa sa akin. Kaya habang nakataas ang yung dalawang kamay patungo ng lakit, sabihin mo ito, Panginoong Diyos, isasakabuhay ko ito. Lalampasan ko pa ang lingkod ng Diyos. Hindi ko lang siya tatapatan. Upang sa ganoon, mas magamit siya ng Lord mightily effectively at makiikot sa maraming lugar at maraming bansa. Doon naman siya makapag-train at makapag-raise up ng mga manggagawa. Ang mga iiwanan niya, ako na ang mag-aasikaso. At pare-parehas kami
sa kamuhunan ng lingkod ng Diyos, pare-parehas ang aming blessing at promosyon. Higit ka, Panginoong Diyos, sa pag-aaral. Higit ka sa trabaho. Higit ka sa negosyo. Higit ka sa maraming bagay. Sapagat ikaw ang pinagmula ng aming buhay. At ang lahat ay patungo at para lamang sa iyong dakilang pangalan. Kaya sa oras mong ito, hugasan mo po ako ng iyong dugo na nabuo sa krus ng Kalbaryo. Hugasan mo rin ang lugar mong ito ng iyong dugo na nabuo sa krus ng Kalbaryo. At hayaan niyo po ka malayang makagalaw ang inyong banal na Espiritu. At kung ano ang nais niyo ipahayag, at kung ano ang kalooban niyo ngayon para sa akin, para sa amin, siya pong makiyari at maganap. Jesus, oh the Lord is creating us a temple. Gold as its own word your throne. Dalawang kamay mo patungo ng langit. Hallelujah. And as you rose from dead and power, so rise we, our worship, rise up on our praise. Yes, Lord. And let the hands that saw you raise, glory us with your glory. Yes, Lord. Glory us with your glory. And draw us by your grace. And all your presence, sweep your temple, and weep your temple. Give you reverence. And give you reverence, summer and so arise from your rest and be blessed by your praise, by our praise. Glory in your embrace, in your embrace, as your presence, I feel this place. Now I feel this place.
now feel this place. Yes! As the rise from your rest and be blessed. Kita lihat teman-teman, kita lihat teman-teman.
good things, more better things, and the best things are coming to us. Save the Lord our God. To seek ye first His kingdom and His righteousness, and all our things will be given to us as well. Mamahalin mo ang Diyos na higit sa lahat at nahigit pa kaysa dati. Isang tabi mo ang lahat ng dapat isang tabi. Ibigay mo ang priority sa dapat bigyan ng priority. Kaya ang dapat mong sabihin sa Panginoon, Lord, ilapit mo ako. Ilapit mo ako na mas malapit pa sa puso mo. Yes, Lord. Ilapit mo ako sa'yo. Marami kasi nalalayo na ng barkada, nalalayo na ng outing, nalalayo na ng mga family barkada at family outing. Marami kasi nalalayo na ng pere, nalalayo na ng mga modern gadgets. Marami kasi nalalayo na ng mga mayayaman, supporter group. Pero hindi supporter, hindi. May lalayo lang tayo sa Diyos. Pakinggan mo ito, Nanay.
Kuya Ate, Lolo at Lola, Tiyo Tiya, kay Ganwito, Pastor at Pastora. Malayo na ang puso ko sa Diyos, hindi ka aamin. Puro ka business, puro ka trabaho, puro ka negosyo. Puro ka pangarap na paglupa. Puro ka grades. Puro ka medals at puro ka trophies. Puro ka outing. Puro ka modern gadgets. Dapat ikaw ay pumipigil sa mga bata, sa kalalaro. Pero ikaw pang laging may hawak ng tablet at computer para maglaro. Dapat ikaw yung pumipigil sa mga kabataan at bitawan yung mga Facebook. Pero ikaw yung lagi naka-online sa Facebook. Napalay ang post ng kung ano-ano at pinagpapasa. Yung mga pinapost ng mga friends mo. Hindi mo gamitin yung Facebook para ipos ang salitaan ng Diyos. At imin sila. Isipin mo sa dami ng friends mo, matapsan. Lahat yan mamaya mamasahin yung mga pinapost nila. Ubus oras mo. Servicing that's so funny. Ilapit mo ako sa'yo. Wala po tayong mensahe. Ito na po yung mensahe natin. Sapos na po yung mensahe. Napakinggan nyo na po kanina. Wala na po tayong mensahe. Napakinggan nyo na po lahat ng makakabotoo. Yun na po yung mensahe. Kaya kung naghihintay ka pa ng mensahe, wala nang mensahe. Kaya ang magagawa mo yung bubukan, bumikita sa magpa sa Diyos. At yung panalangin ito, ang awit na ito, itong ipanalangin mo. At tapos uuwi na tayo. Mag-offering lang tayo ng 30 million. Mother, our heads and close our eyes. Ilapin mo ako sa'yo. Sa puso mo ang nais ko'y maranasan. Nalapit mo hanggang mag-alat na pagmamahal sa'yo. Nalapit mo sing it again for the very last time. Ilapit mo ako sa'yo. Sa puso mo ang nais ko'y maranasan. Kalapitan mo hanggang I want to be like God. Found a better home.
I will draw near to you. Lalapit ako sa iyo. I will draw near to you. Jesus, I hear you calling. Jesus, I hear you calling. There is no fear. There is no fear. Here with your perfect love. Perfect I will draw near to you. Show near to you. Yes. Knowing that I do. Come on, praise and worship ministry. It's your time. Show near to me. Doon mo pati na sa amin. Higit ang pagkakataon, mabigin niyo sa maraming praise and worship ministers sa mundo ito. Higit kayong gagamitin ng Lord more mightily, effectively in this final hour. Narinig niyo ang sinabi ni Israel, ma. Sa iba, magpapahid ka ng malaki. Ano ang tunay na salita? Ano ang tunay na kapangyarihan? Mga katandaan, kasama na ang mga kabataan, tayo ang gagamitin ng Lord more mightily, effectively, in this final hour. Higit ang salita na ibinigay ng Diyos sa atin. Higit ang kapangyarihan ng Panginoon na ibinigay sa atin. Sa lahat ng tao, sa lahat ng iglesia sa buong mundo ito. Dahil tayo ang magdadala sa kanila, sa kanilang high calling and perfect destiny in Christ. Makakaupo tayo ng tahimik sa banal na presensya ng Diyos. Walang pag-iingay, walang lalakad, walang makikipag-usap, walang magkikwento, walang pagsisiya. Yung keyboard gusto kong marinig para tumitibay yung anointing. Ang anointing, hindi yan bumababa, pakinggan yung maigit. Dapat lalong tumataas yan. Sabi ko sa inyo, ang youth camp natin, greater ito higit sa nagdaan. That is the part of a true rock ng God. At sinabi ko sa inyo na ang last days, higit itong pinakadakila. Hindi rin ako nagkabula. Nakikinig po ba tayo? Hindi ako nagkabula. That is a mark of a true prophet of God. Kaya, mga minamahal, lahat narito, nagiginig at nanonood, lahat ng mga pastora natin buong mundo, magayos mo tayo ng dibdib, magayos mo tayo ng puso natin. Pag may mga gawain tayo, pumunta tayo, tumano tayo. Huwag natin i-check era yung ating mga sarili. Nasasabihin natin, accepted tayo yan. Tatlong araw yan eh. Tatlong araw puntahan mo. Isang araw huwag kang mag-business. O kaya magpalitan kayo. Isang araw mag-fit ka. Tatlong araw yan eh. Nakisabi mo sa katabi mo, tatlong araw yan. Eh kung mawalan kami ng kita, eh sabi nga ng mga kapatid natin, hindi mo pwedeng tapatan ng pera yun eh. Oo. Kikita ka ng pera. Magkakaroon ka ng mga trophies and medals. Lalaki kita mo. Tataas ang posisyon mo. Mag-iipot mo yung buong mundo. Yung pangarap mong bansa, mapupuntahan mo. Pero yung karanasan sa Diyos, hindi mo nararanasan. At pag hindi mo naranasan sa mundong ibabaw na iyan, ignorante ka, ignorante ka sa langit. So hindi ka pumunta ng langit kasi ignorante ka eh. Ang pumunta lamang ng langit, yung naranasan ang Diyos sa lupa dahil yun ang kanilang mararanasan sa langit. Tandaan mo yan. Magandang saying siya, Sister Elma. Yung pumunta ng langit at welcome sa langit, yung naranasan ang Diyos sa lupa. Dahil magating ng langit, magiging ignorante kayo. Nahihinig mag-upo tayo. Aanihin mo yung mga bayad na imabayad mo, itadagdag mo. Eh kahit ka lakihan mo pa imabayad mo, mag-sponsor ka pa. Kahit na portunto na lang ang dalil mo. Sabi ko nga sa mga kapatid natin sa probinsya, kung ano na lang mga produkto ninyo, dalhin ninyo. Bigas, kamote kahoy, balingoy, dalhin ninyo.
Sabi ko sa mga pastor at pastor ng atin sa probinsya, ilabas ko lahat ng pera riyan. Ipag-sponsor niyo sa mga kabataan, ipamasahin niyo, bak-to-bak. Alam mo, problema na niyo, bakit ka nagbaburo niyo yung salami? Nagiginig pa ko ba tayo? At dapat malayo pa, dahil narinig mo nga yung prophecy, na higit ang gagawin ng Panginoon, dapat hindi na ikaw yung dumadalo. No? Dapat nag-i-invite ka ng classmates mo, nag-i-invite ka ng mag-anak mo, nag-i-invite ka ng friends mo, kaya isang araw pala sila makadalo. Magtsagaan mo, magtiisan mo, i-text mo ng i-text, itapalo mo ng tawag, i-BM mo, okay, sunduin mo. Nagiginig pa ba tayo? Sa unang araw, hindi na kadalo. Sa pangalawang araw, pakanasahin mo. Sa pangatlong araw, pakanasahin mo. Huwag mo kaya ang ikaw na ka napupuspos. Dapat pinapakanasan mo yung mga pamangkin mo, mga kapatid mo, ako mo, kung sino mo, mga classmate mo, kaibigan mo. Eh, mamadala mo, mamadala mo. Nakikinig pa ba tayo? Dapat tayo nalilig. Eh, alam mo naman dahil ang bagay ang gagawin, ng Panginoon, palilig ka pa. Nahihiling pa ho ba tayo? Kaya minsan si Dani, hindi ko rin masisip. Puyata mo nung gabi iyon. Ganon kasi ako eh, mag nakakaaral lang. Pumuyat talaga para paghandaan yung pangangaral. Lalo na may mga insensitive na isang araw lang dadalo. At pag hindi pa dumaan, hindi pa nakakaapak yung lupa sa medyas, iniisip na kaagad ang pag-uwi. Kaya nga hindi kami nauwi yung marami. Sabi ko, yung uuwi, ililimit ng pindi yung uuwi, ililimit ng buhay. Kaya yung mga umuwi, dapat ililimit ng buhay. Tao pa mo ba ito? Eh, mabuti yung iba, ayaw magpalimit ng buhay. Next pag-uwi. Pinuyasa mo ba ka? Pinilid mo ba ka eh? Kinala mo magkasama na gusto nang mag-umuwi eh. Wala na mga anak. Hindi ko alam kung baka sinisilihan yung mga puti. Uuwi na po kami. Pasok sa office. Bumuksan mo pa sana yung aircon eh. Magpapaalam na uuwi sila. Hindi ko binuksan yung aircon. Paalam mo buksan para istigisir eh. Sabi ko, uuwi kayo. Eh, kasi po ganito eh, kasi po ganyan, dami mo namang reklamo sa buhay mo. O, isa na lang, sendo ang uwi. Eh, tao pa mo ba dito? Amen mo ba? Alas ang asagot. Buti naman, tagpail mo ng isa. Nagluto mo ng soup. Kaya matapos ako magturo sa ala na itong Skype eh. Nagre-rest lang ako ng konti. At, huwag na masakit yung ulo ko, paala kong sumunod. Pero, alam niyo kung bakit hindi na ako gaanong sumusunod? At totoo lang, bakit hindi kayong maiging? Sa tatlong araw na yun ka, ni isang wala akong turo. Lingkod ng Diyos, eh bakit wala kang turo? Sabihin mo sa katabi mo, panahon mo na. Sige, sabihin mo! Huwag kang tumango, kalimitin mo katabi mo, sabihin mo, panahon mo na, ikaw naman ang magtuturo. Kaya sa limang araw, sa tatlong araw na iyon, sa limang turo, di isang turo, wala akong turo. Yun ang totoo. Sa hindi, sa hinihingi ng pagkakataon, wala akong magawa, nagturo tayo. At napakaganda ng mensahe, ang pamagat, sumunod sa Diyos ngayon na. At nakapagturo ako para magsabihan yung mga, parang sinisilihan ng mga puwit. Na hindi pa umaapang ng pictures, gusto na kagad mo si pag-uwi. Dahil meron na silang pumuntahan ng mga mayayamang tao, mga kilalang tao, sikat na tao, nakalimutan nila, nakikinig mo ba tayo? Ang pinakamayaman, pinakamakilala, at pinakasikat na tao may wala iba kung hindi si Jesus. Amen! Palakpakan natin sila. Kaya nakapagturo din ako. Eh, di ko masisisinanin eh.
na kahit na may klase, exam eh, habol ng habol at gusto mong dumalo eh. Siguro, daman-daman niya yung kapangyarihan ng Diyos eh. Tapos kinagabihan eh, iyak daw ng iyak doon sa likuran. Sabi rin ni Joan, pagka umiiyak, dahil ba wala kang kasintahan, wako ka naman. Bakit ayaw mong magkaroon ng kasintahan? Sagot ni Danny, gusto mo yan. Eh, bakit ka umiiyak? Hindi kasi ako nakakadalo eh. Bakit pa kailangan kong mag-aral? Eh, tao pa mo ba rito? Kaya pagkatapos ako mag-press ng kanad eh, di ba sa naroon, inaasikasi yung pag-attend ni Danny. Dahil ka-klase ka eh. Eh, exam mo naman ng finals. Tao pa mo ba rito? Kinig pa mo ba kayo? Eh, hindi pa rin tumatayo si Danny para mag-exam ng finals. Nauna na yung nanay niya. Pumunta na ng gawain. Alin na nga. Mabuti. Inawin yung pastoral. Eh sa sakit ng ulo ko. Nasa room ako. Narinig ko. Biglang kumulabog yung pinto ko. Ito. Nakakalam ko. Lumilin doon eh. Yung, di ba merong sinasabi ang PMOX na merong lindol na magaganap sa Pilipinas? Akala mo, lilindol na eh. Eh, pagbukas ko ng pinto, umiiyak. Si Dami. Pastor! Ito yung mga pastor! Bakit mo? Nagtaalim mo nga ka naman kung wala yung sakit ng ulo ko eh. Ano? Saglit. Yan ang bago may nanay niya, kayo dalawang mag-usap. Hindi ka mapapasok. Sabi ko. Ano nyo ba ngayon? Kahit na mismo. Ba't di ka papasok? Kasi po, maraming beses na nababasa ko na. Iwanan na po ang lahat. Sabi na. E tao pa ako pa rito. Eh, may po ba? Alam sa mga sagot. Eh, sabi, ma'am po, kinikwento ko lang yung sinabi niya, ha? Chismoso kasi ako eh. Kaya ako pa, chismis ko buhay mo. Huwag ka na magtaka sa akin. Chismoso talaga ako. Ito ang pahuma rito. May kinwento ka sa akin, nakarating sa iba. May narodgas ko. Ganun ka ka, chismoso talaga ako. Pero pag masyadong private, hindi ko kinikwento yan. Private eh. Amen po ba? Pero pag sergeant, kinikwento ko na yan. Private lang. Lalo na kung general, coronel, kinikwento ko talaga yan. Private lang hindi. Ito ang pahuma rito. Kaya, nung dumating sila, sabi ni Jenny Lynn, sayang. Hindi inabot ni Daddy yung pastoral. Ganda. Kaya alam mo, Sister Jenny, si Jenny Lynn, kahit hindi niya inabot, dun sa kwarto niya, kinausap na siya ng loon. Kaya nga, kinatako ko na malakas eh. Ulat ako eh. Ulat ako talaga eh. Napanailin mo nga atan ako eh. Bakit, sabi ko. Hindi na po ako, Pastor! Saka mabunta? Nakakalim mo ako! Sabi na. Ano ba kayo? Exam po namin ngayong finals. Ba't di ka papasok? Nakakalim mo ako! Sabi na. Uy, mga magulang, mga kapatid, lalo yung tatay nito, huwag ako sinisisisi ha. Lamas ako riyan. Although si Freddy Aguilar nagpag-uso ng ako ang nasisisi. Ako, hindi applicable sa akin yan. Nakipin lang applicable yan. Hindi sa akin. Labas ako rin, ha? Ikaw nga si Sir Joan ang magkwento. Huwag ang hihiya-hiya, ha? Lapit ka rito. Bigyan ng mikropo na yan. Bigyan, lapit ka rito. O kahit na ayaw lumapit, bigyan mo rin ang mikropo na. Pwede kang salita, magtago ka. Sige, yeah. Salita ka niya, magtago ka. Nakita mo si Daddy ko, hihiya, hindi. Ha? Sige, nakatago ka lang. Naintindihan namin yan. Sige, okay lang yan. Naintindihan namin yan. Tago ka. Nakita mo si Danik doon, umiiyak. Hindi. Lakasan mo. Tama lang sa mo. Sige, magtago ka lang dyan. Gusto mo takot pagkita ng kukot eh. Para lalong di ka nila makita eh.
Sige, nakita ko sila. Ikaw ang magkwento, nakita mo kasi dati kung iiyak ko, hindi. Ha? Okay. Hindi kilay. Nakatago ka na nga. Kilay pa pinapagkamit, napagana mo. Takatago na nga lahat-lahat. Kilay pa rin. Sige, tapatan mo ng mikropono. Ah, sige, ikaw magkwento. Oh, nakita mo si Daddy doon, umiiyak o hindi. Lakasan mo. Ito kayo yung mikropono nito. Nakita mo o hindi? Ha? Nakita mo? Ha? Nakita mo? Mr. Joby, oh, ayaw mo salita, oh. Oh, ano? Ha? Nakita mo? Opo, inahanap po kasi siya ng Ate Chi. Sabi ko po, andun ka sa likod. Andun ka, tumayo ka. O sige, hindi ka na, hindi. Diyan ka na lang, tumayo ka, magtago ka lang dyan. Hinahanap siya ni Ate Chi. Sige, dali, tuloy mo. Hinahanap. Hinahanap po siya ni Ate Chi. Kasi sabi ko po, andun ka sa likod. Kasi nakatako po siya doon. Oo. Anong ginagawa niya sa likod? Itapat mo yung mikropono sa bibig mo. Ang bala ko po lang, tawagin si Daddy kasi nga pinahanap siya ni Daddy Chief. Parang may something po. Tapos nilapitan ko lang po siya. May something? Opo, okay. May kakaiba po. Tapos nilapitan ko po siya. Tapos patingin ko, ano po, na ano siya, teary-eyed po siya. Kaya, okay. Tapos, nag-usap kayo? Nilapitan ko lang po siya kung may problem siya. Oo. Gusto na ikaw po kasi umatel lang. Tsaka gusto ko niya daw po kayong tugtugan. Kasi po, pagka time na po ng klase niya, wala na po siya dito. Gusto niya parang tugtugan dito. Hindi lang siya nakakatugtog. Napakapahalan niya. Sa ngayon niya sinabi ang mga lihit niya. Buti na lang naging sensitive ka. At napuntahan mo siya. Okay. O hindi kita pinalapit dito, pinatago kita ha. Lampangan natin ang Panginoon sa Sabay. Kaya ano pang ibig natin tumuhin dito, mga minamahal? Pakinggan mo natin itong paibig. Lagi natin i-prioritize si Lord. Pakisabi, prioritize. Hindi ko alam. Alamas ako niyang kidaaning. Kahit ako sabi niyo siya, lalo na ako, pamag-aanak niyo siya, alamas ako yan. Dahil ang totoo lang, sa 5 days na iyan, sa 3 days na iyan, sa 5 araw na iyan, ay sa 5 turo na iyan, hindi isang malaki ko lang islam yan, sa totoo lang. Dumating lang ako para magsabihan yung mga darating na umuwi agad. Yun lang ang reason ko. Pero sa 3 days na iyan, hindi isang islam wala ako. Wala akong turo yan, 5 turo yan, hindi isang wala ako yan. Amin mo ba? Lamas po ako. Sabi mo sa katabi mo, lamas ang lingkod na Diyos ko. So let us prioritize our priority. And who is our priority? Si Jesus. Dalawang tao nakita ko sa Biblia na talagang ang priority nila si Jesus. Ang pangalang Maria or Mary. Maraming tao ayaw ng Maria. Pangalanan mo ng Maria o Mary, ayaw nila. Yung pangalan nila, lagyan mo ng Maria sa simula. Ayaw nila, inaalis nila. Kunyari, Maria Elma, ayaw niya yun. O kaya, pag-iikli nila yung Maria, MA nila. Pero sa madal na kasulatan, si Maria mo, ang isang tao, nag-alay ng mamahaling mabago kay Jesus. Nangikinig mo ba tayo? At ipinigay niya ito kay Jesus. At si Maria po, ang babae, nag-alay ng pinakadames na oras para kay Jesus. Si Maria ay nag-alay ng pinakadames na regalo. Yung dames sa kanya, para sa kanya, ang pinakadames niya yung mabago niya. Inialay niya si Jesus. At si Maria, ang lamabae, inialay niya ang pinakadamis niyang oras para kay Jesus. Nang si Jesus ay nagpunta sa kanyang tahanan, tuwang-tuwa siya. Samantalang si Martha na kanyang ate,
ay abalang-abala sa paghahanda para kay Jesus, hindi naman masama yun. Pero mas nahimo ni Maria ang puso ni Jesus. Bakit? Sapagkat si Maria po, dito na po ako mag-aoras, si Maria po ay tumabi ni Jesus. Yes. Maraming bahay ang pwede puntahan ni Jesus. Pero si Jesus ay tumuloy sa bahay ni Maria at ni Martha magkapatid. At si Martha, nakita niyang kamatid si Jesus, nagroon siya ng kung ano-ano, abalang-abala para kay Jesus. Pero iba ang ginawa ni Maria. She capitalized, no? Yung pagdating ni Jesus, she took advantage sa pagdating ni Jesus, ang ginawa niya pumupo sa tabi ni Jesus. Amen. Amen. Pumupo sa tabi ni Jesus. Na ang ibig niyang tumuyin dito sa lahat ng bagay sa mundong ibabaw nito, ang pinakananasa-nasa niya si Jesus. Amen. Palakpakan natin sila. Umupo siya sa tabi ni Jesus. Nakinig siya sa lahat ng sasabihin ni Jesus. Wala siyang gagawin kay Jesus, kundi ang gusto niya, si Jesus ang gumawa sa kanya at si Jesus ang magsalita sa kanya. Sabi ni Martha, Lord, nakita niyo po yung kapatid ko, walang ginagawa. Akala niya, walang ginagawa. Ako po, abalang-abala sa paghahanda para sa iyo. Pero siya po'y walang ginagawa. Pagsabihan mo ninyo. At ang sabi ni Jesus, Martha, nakabahala ka. Nag-aalala ka. Ang hindi mo alam, mas pinili ni Maria ang pinakamainam. At ito'y hindi aalisin sa kanya. Nakikinig pa po ba tayo? Palakpakan natin si Lord. Anong ginawa ni Maria umupo sa tabi ni Jesus? And listen very carefully. Maraming tao lalapit lang kay Jesus, mananalangin lang kay Jesus pag walang pera. Naghihirap na, may sakit na, may pangangailangan, o nangangailangan ng basbas. O ang kanyang mahal sa buhay, kaibigan, nangangailangan, humihingi siya ng tulong. Nakikinig pa po ba tayo? Ibig sabihin, maraming tao lumalapit kay Jesus bunga ng pangangailangan. Pero iba si Maria, lumapit siya kay Jesus, nagbigay siya kay Jesus, hindi bunga ng pangangailangan, kundi bunga na pagmamahal. Napakagandang sa inyo, Sister Elma. Maraming tao lumalapit kay Jesus dahil nangangailangan. Pero iba si Maria, lumapit siya kay Jesus, bunga ng pagmamahal. Hello. Bunga ng pagmamahal niya kay Jesus. Bunga ng pagdarasa niya mas makilala pa si Jesus. Mas malaman pa ang kalooban ng Panginoon. Mas marinig pa ang tinig ng Lord. Kaya nung huo yung isang kantang iyon, I want to be like Mary who found the better part. Maraming tao, Lord, bless my study, bless my work, bless my job, bless my business. Heal me, Lord. Heal my friend. Heal my loved ones. Bless the work of my hand. Bless my dream. Pero iba si Maria. I will bless you, Lord. I will love you, Lord. I will listen to your word. I want to know you more. May tao pa po ba dito? Naku na maamo pa natin, mga minamahal, nakikinig pa po tayo. Kaya mga kabataan, if you come kay wala, tuloy ang chain, prayer, and fasting ninyo. Amen. 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 Kaya may pasok kay wala, kaya may trabaho kay wala, tuloy ang prayer and fasting ninyo. Amen. Kaya sumasagot. Pati na rin yung katandaan.
kay may trabaho, kay wala, kay may pasok, kay wala, kay holiday o hindi. Tuloy ang youth camp! Amen! Tuloy ang pagsasakripisyo, tuloy ang pagdalo, tuloy ang pag-i-invite. At yung mga natututunan nyo rito, ay ituturo nyo rin sa iba. Buksan ninyo ang mga gawain sa inyong eskwelahan, sa inyong mga trabaho. Kayo ang magturo. Kayo ang mag-imbita sa kanilang para makadalo rito. Kasi sa mga gawain natin, amin. Kayo ang magbukas ng gawain. Pag meron nag-i-invite sa inyong taga-ibang church, puntahan ninyo. Turuan nyo sila. Dalhin sa High Holy and Perfect Destiny in Christ. Dalhin sila sa Kingdom of Jesus Fellowship. Maliwanag ba yun? Nakikinig mo tayo? Amen mo ba? Wala na pong sumasagot. Amen. Palakpakan natin si Lord. Kaya iba si Maria. Maraming tao ayaw ng pangalang Maria. M.A. na lang. Sa English, Mary. But Mary found the better part. At pakinggan mo ito. Ang hindi alam ng marami kapag inuna natin si Jesus, si Jesus at ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran, may pangakong si Lord. Amen! Ibibigay ang lahat ng iyong pangangailangan. Amen! Palakpakan natin si Lord. Ibibigay lahat ng mga kailangan mo. Nice house, beautiful car. If you are in need of beautiful wife or handsome husband, nakikinig pa mo tayo, kailangan mo na, 45 ka na, o 30 ka na. Ito, oo, ganito. 30, masyado niya tayo sa edad. 25, pwede na siguro. Amen! Ito ang mahubo rito. Kaya marami po hindi nakakakuha ng mabuti at tama at mainam na asawa kasi hindi inuna kaharian na Diyos at taka si Jesus. Amen! Kailangan sa nagsagot. Eh, pwede mo ilagay na sa iyong yun, eh, no? Kasi asawa, din yun, di ba? So kapag inuna mo wala si Jesus, makakakuha ka ng mabuting asawa. Amen! Amen! Ang hindi alam ng marami, kapag inuna mo si Jesus, lahat ng pangangailangan mo, ibibigay ni Jesus. At gusto mong sabihin, kahit na hindi mo pinili, ibibigay ni Jesus. So, kapag, amen. Do you believe? If you believe, give the best clap of praise to Jesus. Amen. Hallelujah. Kaya paagad kang mga sayo. Alam nyo, meron, nung ako'y nag-aaral, kumukuha na ang dalawang to. Kaya nagkaya mo, student. Meron akong classmate ang pangalan niya dyan. Hindi sa inyo sa kusa kanya, pati sa pangalan dyan, hindi sa inyo sa kusa. Hindi na alis sa puso, mag-inis ko sa kanya, pati sa pangalan dyan, hindi sa inyo sa kusa. Alam mo bakit? Alam mo bakit? Papansin. Musunod ang mga sapatos na espadrille. Alam niyo espadrille? Na kahit hindi mo lagyan ng medyas. Musunod yun. Puso yung mga rubber shoes na parang espadrille. Mga subsider, seasider, mga ganyan ng mga shoes. Alam, pasigat yun. Sa klase namin, pag-retay namin, biglang papagit na yun, isisipa niya yung sapatos niya, tatansin. Pasigat. Nakikilig mo ba tayo? Kaya alam mo siya, ang pinakamagandang lalaki sa klase, hindi naman ako. Tanimig lang ako. Kailangan ko ako marito. Kaya nakikinig sa puso ko, nainis ako sa kanya, nainis ako sa pangalan niya kasi ang pangalan niya dyan. Eh, tako ako yung marito. Pero nung nag-aalala ko, lahat ng alam ko, pinakalala ng Diyos ng dyan. Dyan ni Manuel, dyan Joshua, dyan Joseph. Bakit? Kasi sa Biblia, labing dalawang kapasitas. Nung dumating ang matinding persecution, pakisabi persecution, labing isa na wala, nagtahukan. Ang isa nagkanuno, ang isa dininay si Christ, tatlong beses, pero meron isang pagsunod
na hindi umalis sa kami ni Jesus at iyon si Apostol John Tatlake. Kaya kapag ka makatangkat ang lalaki, huwag mo isunod sa pangalan ng asawa mo. Sa pangalan mo, isunod mo. Dalay mo dyan. Amen? E tao pa mong parito. Kung papalarin ang mag-anak, hindi ka na magkakaanak, ako na lang ang baby mo. Yung pagbili mo ng gatas, sa akin mo na lang ibigay. Yung pagbili mo ng diaper, sa akin mo na lang ibigay. Hindi ka pala ako sa pag-ikisip, hindi lang sa akin mo na lang. Ako na lang yung gawin mong baby. Amen? E tao pa mong parito. Ngayon, sa batal ng kasalatan, siya ang tanging hindi umalis sa kanil ni Jesus. And listen very carefully. Lahat ng tao, lahat ng Kristiyano, makakaranas ng problema, pagsunog laban ng buhay, persecution. Pero turakan natin sa kanyang tabihapit kung tayo pa alis sa kanyang pili. Alakaan natin sa kanyang tayo umalis sa tabi ni Jesus. Persecution, trial, problem, temptation, all these things will come to us. Pero pag tayo umalis kay Jesus. Pagdara natin si Mary, ibigay natin yung tagas natin tayo sa pambalisan persons. Kung meron tayong pera riyan, higit natin gabitin lahat kay Jesus. At namang meron tayo, bigyan na lahat na gamitin kay Jesus. Lakas sa buhay, salapi, talento, karunungan, kaalaman, pinagaralan, inawas, higit sa lahat, gamitin kay Jesus. I-offer kay Jesus, ipapalit ni Jesus kaya sa mga sumarap sa atin. At kahit hindi ibalik ni Jesus yung experience, yung presence with Jesus, sabi nga ng mga patid natin, sabi nga ni Sister ni Pastora Sara Tales, hindi makapayaran ng salapi. Kaya nung pinigyan ko ng prophecy si Pastora Sara Tales, alam na niya ngayon. At ang sabi ko sa kanya, hindi ka nag-graduate kayo, Pastora. Alam niya yun. And whatever that you prophet, and prophesy in the name of the Lord shall come to us. Sapagat ikaw ay hahawak ng tupa, iiwag ka ng magkanan nito na karamahan. Amen? E taro ang mga rito. And whatever the true prophet prophesied in the name of the Lord shall come to us. Magtrabaho ka lang, magdiboso ka lang, mag-aral ka lang hanggang hindi mo mapanahon ng pag-uuntay. Amen? Magpanahon ka, bitawan mo ng lahat dyan. Amen? Amen mo ba? Masamasagot kung alam mo na kailangan ka mag-aral. Amen? Ginigay po ni Maria ang pinakadamis kay Jesus at ang hindi natin alam, ipapalik sa atin ang lulus ng puso ng Maria. At sa Diyos, ganda nilamin ang tanging apostol na Jesus apostol, the one and only apostle, stayed no? With Jesus. No? Hindi siya umalis kay Jesus. Nakikinig mo ba tayo? Hanggang si Jesus po ay tinatrayal ng mga illegal trial, hindi umaalis si John the Beloved. Si Judas, pinagkaluli siya. Judas betrayed Jesus. Joseph, or I mean, Peter, denied Jesus thrice. Sabi ng servant girl, uy, nakita kita, asama ka ni Jesus. Eh, hindi, sabi niya. Magkaroon ko kayo ni Jesus, oh. Parehas kayo ng salita, panahin. Hindi, hindi. Huwag ka nang magkaira, magkasama talaga kayo. Sabi lang hindi. At ang manok ay tumilaw ng tatlong beses. O tumilaw, pagkatapos na ipinay si Christ ng Christ. Kasi nakikinig pa ko na tayo. Napaiyak siya. Samantalang sa niyang tamilapin, hindi maalis sa tatlong Jesus. At higit sa lahat, tinitingin mo kayo sa akin. Kung meron mo kayong last summer, madinong mo ang hindi na rin na wala po si Mary.
na sinasabi kasama ni Jesus. Mali si Dan. Mali si Dan Brown. Mali si Dan Brown. May pinapanood pa siya si Maria kasama ni Jesus. Sa last supper na doon yung tibitan ko kami si hindi mo nga ni Jesus yan. Pinipirin mo nga ng mga apostasyon. Merong kwento ko kaya ako pala mali ako. Hindi ko kami yan. At alam ko, wire ng member ng Puan sa Roma at Jesus na yun na ginawang potato hindi na ako magkakakalit. At si Judas, the same person na pinag-nanaling potato na si Jesus Christ. Yung Judas na yun, yung marim yung Puan member na si Judas na yung mga nalikinig mo muna tayo. Kasi yung choir member siya, okay pa siya, mukha pa siya. Pero punta uli, kumakit na yung mukha niya, pero siya pa rin. Punta ko nagkakabali, ikugin mo yung search niyo. Amen. Pero ako pa rin ito. At mapapansin niyo sa last supper, kung tama ang pagkakaduhin at pagkakapinta. Pero lalo na kung mama sa akin ang Biblia, tingnan ko kayo sa akin, hindi ko ang kanila tuluyang magpapakas. Sa lamig dalawang apostoles, tuwing sila yung maghahamunan, lalo na sa muling hamunan, at tuwing sila yung maghahamunan, ang lamig dalawang apostoles, nakabukong malapit kay Jesus. Kung ito yung conference table, nandiyan sila lamig dalawa. Tingin mo kayo sa akin, pero meron isang apostol na hindi lamang ko nakaupo sa conference table. Naging isang apostol na ito, lagi niya sa pati ni Jesus at nakahingi sa dito ni Jesus. Ito. Hindi niya lang gusto marinig ang lahat ng sasabihin ni Jesus. Gusto niya marinig at marinig ng I want to be like men who found another world. And want to be like John, who made his head a man, his heart, not on the chest of Jesus Christ. Made his head a man, his heart. Amen. I am not content of watching Mama Father, the only man in your heart. Kaya po mga pinamahal, kung nais namin umasok ng kalapitan, hindi po pa lang sa mga mukhlit ang paglapit natin si Christ bilang Lord and Savior ng ating Providence. Pakanasanin natin makalasan sa Lord sa tutupi mga mukhlit para hindi tayo ikurante sa pagpuntahan natin sa kalapitan. Maraming prophecy, meron mismo ang katoliko, na leader ng katoliko, nag-prophesy na si Pope Francis na ang last one. Ay doon, 50-50-50-50. Pag he prophesied, Pope Francis will be the last one. And the end of the world is coming. And another Christian pastor prophesied that Pope Francis will be the last one. And the end of the world is coming. Hindi ko alam kung gano'n matutuloy. Eh kung bakit mo itong mahalin, kung gano'n. Ang mangyayari. Sa kinakailangan bago tayo mamatay at bago mag-rapong the church, maranasan natin sa bahing paghimura ng kapamahagan si Jesus. Nagsisimula yan, tanggapin natin si Christ bilang umagyan sa inyong ating pamamay. Pagkaran natin si Maria, si John, at Dalila, na mas binasa nila si Jesus, hindi sila. At may pangako ni Lord na pag-inuna natin ang panapaharihan at ang kanyang pagkakas. Lahat ng ating mga kailangan. Dahil lahat na ito ngayon. Hindi mo pagpikin. Sa oras na ito, meron ka mang sakit. Meron ka mang karamdaman. Meron ka mang mga kailangan. Sa oras na ito. Meron ka mang dalangin sa Panginoon. Magaganda ang pangarap ang magaganda ang lalim nyo. Sa inyong buhay, sa inyong pag-ilas, sa inyong mga mahal sa buhay. Para sa ating pagsama.
sa sino mo mga tao. Lahat ng ating sakit, lahat ng ating karamdaman, lahat ng ating makakailangan, lahat ng magagandang pangarap natin, ibigay ng Diyos. Ang sabi ko, ibigay ng Diyos, at hindi pwede hindi ibigay ng Diyos. Ang pag-ibigay mo si Jesus sa iyong buhay. Lahat ng kami mong nakikinigat ng ako, sabihin mo sa lahat ng mga attendee natin, huwag lang tayo sa YouTube mo na huwag ang makinig. Gagawin mo lang yan. Ito talaga, emergency at hindi ka makakadal. Pero makakadal mo, hindi mo makadasahin ng ulo. At pag mulang hanyahayaan na pinupuntahan man pinapalo ang pag-inibisita ka, pinapalo ang study ka, sabihin mo ito sa mga kapatid natin sa kampay, kasi ipapakiba. At sa mga outreaches natin na nakikilig at nanonood, sa mga pasok, mga pastora natin, pag mo hinahayaan, lang na binubutan at inaabot ng lingkod ng Diyos. At ng mga taga-Ventures. Kapag may kapagay sa Ventures, kahit hindi malintig, lingkod ng Diyos ang tatayo. Pumunta kayo lahat. So, doon lang, maubos ang opening ng Ventures. Gamitin ninyo. Ang isponsor na lang lahat ng pag-isponsor natin. Pag-ibulong sa labi. Sapagat higit pa sa ating mga pinapangaral ng ibigay ng narinig natin hindi mababayaran ng salari ang kalinasan. Yes. Sana magparaw ng malalim sa ating mga gusto. Kapag nagrubusin mas makakaling mas makakaling ng kasaya. Isang buong pamilya tayo at pinupakay. Hindi sana pupunta ng maaga isang araw na pupunta. Pero kinakailang kumayan ng mga bata at nagsakarin pa isang pictures para sila sunduin pati-hati. At nagsakarin pa pa sa mga ito tayo kukunay tapos video at yung parang. Awati naman natin. Dumitaras ito, you drove me to others, I drove you. Magitan ko, masarap magitan ako na magmeron ako. Mailapit ko sa iyo ang buong mundo.
regalo ng Diyos. Receive your healing now. Receive your miracle na ikaw na nakikinig at nanonood. Tumayo ka na, lumakad ka na, makahingig ka na, makakita ka na. Lapinis na ang iyong balat. Kumalik ka na sa iyong karamdaman. Mula ulo kang talampakan, mula ulat hanggang alam na upan. Tanggapin mo na ngayon ang sagot sa iyong mga panayari. Ang pagparan sa iyong mga magagandang pangarap. Yan ay regalo ng Diyos. Pangako ng Diyos. Nakamagin mo na natin ang kanyang pare at ang kanyang pagka. Ibigay ka ang lahat ng ating pangarap. Dalhin mo ang last name mo kay Jesus. Bring all your classmates to Jesus. Bring all your teachers to Jesus. All the powers and members of your school, bring them all to Jesus. Bring your friends and neighbors and relatives to Jesus. Sa amang bansang pumunta. Sa amang probinsya ng pumunta. Itayo mo na ako ang kingdom of Jesus Christ. Pagdalik sila sa kanilang hegemony and perfect destiny in Christ. Kung hindi na itayo ng asawa mo, itayo mo. Kung hindi na itayo ng anak mo, magulang mo, kapatid mo, ng sino mo man dyan, itayo mo. Ito ang napakagandang pumumahaw ng wake-up now. Pag-udalin mo ang tinibigin ito. At pag-udalin mo ang taglimang puro ng income. Pag mo nang ilibre, bayaan mo. At kung gusto mong ilibre, wala ka talagang pera gawin. Ang pinakamahalaga sa kabuhay ka. Hindi na makamulog, hindi nila siya nakabuhay. Hindi mo na rin modernis sa sakabuhay. Hindi na makamulog, hindi nila ginawa ay hindi mo na rin gagawin mali. Mali-mali. Ang answer of life from out the bench of iiwan ko sa inyo ang palakas ng presensya ng Diyos. Iiwan ko sa inyo ang mga magagandang aral. Ipagpatuloy ninyo. Gawin niyo isang kapukay ninyo. Huwag niyo sasayangin. Dahil alam niyo galing sa pinakapuso ng Diyos. Dahil alam niyo ang kapangyarihan ng Diyos hindi pinipigay. Ang ano hindi ka hindi pinipigay. Ikaw na nga ang ginawag ng Diyos. Ikaw na nga ang ginawag ng Diyos ang hindi ka pahalawag ng ito. Magpupita mo na ang pinapag ng Diyos ay pinapagpita mo ng Diyos. At patuloy mo kasarisuri na pinamaasikaso sa iyo ng Diyos. Patuloy mo itulod ang pinapagpita sa iyo ng Diyos. Pinapagpita sa iyo ng Diyos. Ikaw ang tinamag at pinili ng Diyos. Sabi ko nga ko si Sir Vivian, mahal ang akar niya pagpaawin. Ang mga magulang ko na pagpagyawa. At tagumpay sila sa iyo. Noon pag tinatanong kita, bakit ka na sa prison mo si Pilisabi at sa loob mo? Ito kasi gusto ako ng mama. Ito kasi ang gusto ng mama ko. Pinagpunulangan niya ako. At ako sabi ko sa kanya ng tagumpay at ako. Nakatayo ko na sa harapan. At nagpapahamit. At tagumpay ang mama. Lapit ka rito, gusto na ito niya. Lapit ka, taas mo dalawang kape mo, tapos ka rin. I want to be like Mary.
dito sa harapan ng Lord, sa altar mo, ng isang araw. Sa dami ng pwedeng ipag-pray niya sa mundong ibabaw na ito, He only has one prayer in His heart. Lord, yung anointing ni Apostol Ricardo de Carillo, napakarami niya pwede nga rin sa mundong ibabaw. Siya ang nagpa-awit ng mga unang araw. Wala sa akin. Anong sabi ng anak ko si Tosman? Apakal. Siya ang nagpa-awit. Bless and bless ako. At nung altar mo ang nangamit sa Lord, He has only one prayer. The anointing. Ibago mo sa akin, pasarap sa kanilang tapon, may pasarap ang nating at pagkailan mga kasalamat na alam pa sa tao. Praise God! Kailangan ka rito, mahili ka rito, mawala ka na. Taas mo nila mong kamay, pagpapuntay namin. Salamin siya sa likuran. Kurang mahal yang
ko si John. Alika John na, narito sa harap ng ayaw. Mama mo dyan. Tumang ka lang, ka dito. Sa susunod, tatalawin kita. Bakit ka nung surprise-an ko si Minister, isa na lang sa kasi pinili ko po. Ngayon, tatalawin kita. Magpapagpunin ka ba sa surprise-an ko si Minister? Ano ang dahilan? Ha? Hindi ko naman yan. Pinili na nilo. Pinili ko rin pa sila. Kaya, hindi na nilo. Taas mo nalang mapakit. Nakalang kita. Wala ko din na ibigay sa iyo. Hindi ang pangit na papangiringan ng Diyos. Kapag pinahirap ka na papangiringan ng Diyos, everything will follow. Manig doon lang, pangit. Bless you will follow and strength will follow. But what is I love? Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. I'm watching like you come out to dance with me. I want to be like you. I want to bless you. Ito na ang trabaho ko pasanap ko sa lagay. Ready and liquid. Ito ano eh. At ipasa sa inyo ang bato ng Mandela pati. Sa Father, glory na. Ngayon po. Narito! Kurang ka lang kami ni Yanda para sa inyo ni Yanda. I want to bilang ang Diyan. Sunday. Naman ka ng ulo, Pastor Ramonet. And let your good dreams and let all the good desires of your heart be granted. Sige, yun kaya hindi ko maano. Ang ganda ng mga tao. Kung meron gusto ng lumaki sa harapan ay kapagpunan ko sa harapan. Kung meron gusto. Sabi na niyo, siya ay parang si Pastor. Nalampas ang mga eh. Dagdagan pa, lampas pala ang mag-iwiliti. Yan ang sinabi ko na Pastor Michael eh. Kahit talunin niyo ako, lampasan niyo ako. Huwag niya lang makalimutan meron kayo ka pa. Napanunin niyong kilalaki kami yung mga na inyong karulang. Kahit kayo mawala at ibigay ko sa inyo sa mga. Natural lang yan. Hindi niya binibigay ng inyong ama dahil nakakailangan ng inyong ama. Kahit sobra-sobra ka ang nasa inyong ama, pakikin niyo itong lahat mga nahihilig at tatunod. Pati mga support at mga magagawa ng isang mga pastor. Huwag niyo sabihin na nalibigan ng lingkod ng Diyos kasi marami na yan eh. Hindi niya binibigyan ang lingkod ng Diyos dahil nakakailangan siya. Binibigyan niyo ang lingkod ng Diyos para mga kakailangan niyo. Patuloy na magpunan. At lumaki ang pagpapaalan ninyo. At kaya niyo binibigyan ang inyong ama dahil siya'y ama ninyo. Siya kayo nagpunan. Kaya maling kaisipan. Napigilan na ninyo ang para sa mga kailangan ng inyong ama. At yung para sa inyong ama, at para sa pictures, dalhin yung kanikanino, dalhin yung sa akulis ninyo. Isang malaking pagkakamali. Pakinggan nyo yung pagkakamali na maigit. Huwag nyo itong sasayangin mga kapatid. Ang anointi, ang pihila ng salamit. Ang anointi, ang pihila ng pagpapala, ng blessing at pagkakamali. Nang inalawit ng Lord sa David, dito sa kinayaman ng Diyos,
Di ko siya pinasalangan ng Diyos at binless ng Diyos pati ko pag-ilig at ako. Yes, Lord. Jesus' name, the Son of the Living God. Amen.
Hallelujah. Sige po tayo. Dami magkaloob. Sa nagtaan pa natin yung campaign, natin yung Panginoon offering para kay Apostle J.I. Baka nakalimutan niya siya. Hindi kayo campaign na offering para sa kanya. Huwag niyo makakalimutan niyo na magpala na kayo. So dapat mag-take kayo ng offering para sa kanya. Hindi niyo nagawain sa susunod gabi niyo. Sige po, magbigay na po tayo ng pinakadales sa Panginoon. Maging lahat ng mga nakikinigan ng Panginoon. Just give your best. At i-text o tawagan niyo po kami sa 0998-989-9963 at i-PM niyo po kami sa Kingdom of Jesus. Please like, share, and follow Kingdom of Jesus Fellowship International. A Kingdom that we can appreciate. Sige po, tayo lang ang kamayon na po. Ibigay natin yung pinakadalas natin. At napakaganda po ng youth camp. Orderin po ninyo ang DVD. Magkipakita yun sa YouTube. Hindi po makipayin yung kibla. Kapiyawagin lang. Unahin na ito. Basta rin po, basta rin po, wala sa exhortasyon ni Diyos sa mga nila, wala rin po na yun. Nakuha ko. Give to God with gladness and you will be blessed by God. Yun ang pamagat. Akta, hindi mo lang tanawin kung anong pamagat. Makikita ka lang ng maayos. Give to God with gladness from your heart and you will be blessed by God. That's, ipos mo na agad ito. Nakikinig pa po mo, nakikinig ka po ha? Kahit unahin mo na yung mga prophecy mo, makahamon mo. Makahamon. Kahit nikat mo na yung mga ulan mga kanta. Kung may mga prophecy, makahin mo na yun. Kasi kahit nikat mo yung mga kanta. Guess mo, prophecy, tatwitan, nakikinig mo na yung mga sinabi mo. Kasi tamang lahat yun. Walang magkakamularo. Mag-ewan na ito, prophecy na ng dalunsyon ha? Sige, ikunin na natin ito. May mga nakaikot na ba kayo? Sinuunin natin, imalikuli para sa church renta. Mas malaki po ang pabayaran natin ngayon sa church renta. Kasi natin noong araw na nag-stay dito ang mga kabataan, dito na nagulog, dito kumahit, dito nagsai, mas malaki ang tubig, mas malaki ang ilaw, pagbigay tayo. Amen. At ibabalik ng Lord yan, siksik, liglig, umakapaw, walang sumalita lang yan. Huwag po kayong aangal sa dibig. Sapagkat, walang nagbigay sa Diyos ang dalugin ng dampir. Walang nagbigay sa Diyos ang dalugin. Kung kami bigyo yung pat-exhortation ni Apostle Joshua, ako man, hindi ko gaano alam na palalim yun eh. Patatatutulungan ko yun. Iskutyante lang siya, pero hindi siya exempted sa pagkakaloob. Meron siya, ipon, pitakan, hinihiwalay niya yung mga sa Diyos. At ang ganda ng panutuon niya, nakapos na sa FB, give faithfully to God, and give the bless my God. Sabi niya, and He will bless the works of your hand. Ano ba yung works ng ating hand? Kung estudyante ka, ay, i-bless ka ng Lord. Kung nagtatrabaho ka, i-bless ka ng Lord. Kung nagtitikos ka, i-bless ka ng Lord. Ano yung patutungo niya nung nagdaang isang tasin niya, nung nakamakaaraw, sabi niya, give faithfully to God and He will bless the works of your hands. Tumantuma siya, pinapahintulutan pa siya ng isang mag-aaral para lang Panginoon kung hanggang kailan niyo. Kung hanggang 8 years o 10 years yun, or 1 year or 2 years, paala ang Panginoon na may ginintang umatay. Pahala mo naman. Pero anong sabi niya? Then, listen na naman ako. Student na naman. Itawa ko naman dito. And I'm happy nga sa kanya. Alam mo naman, baka tinapahintutin ko parang Diyos na mag-aaral ka. Number 1, para ipaalam sa buong mundo. Walang mas mga naglilingkod sa Diyos ang pinapapayang naglilingkod sa Diyos. Number one. Number two. No?
Kasi sa ayaw sa gusto, aabutin mo yung mga tao ngayon, ipatuloy lang. Kasi kung ginawa sa presidente ng klasa nila, and the time will come, you will become the president of the student council. Amen! May tao mo ba dito? Para abutin yung mga tao sa ilalim, bisyan ang gospel. Lagyan sila ng pastor sa ibabaw nila. Amen! Tao pa mo dito? Nabasa mo nga sa Facebook. Sabi ng classmate ni Joseph, Joseph, next year, we will be the class president. May tao pa mo dito? Nagiginig mo tayo dito? For what reason? Kasi parang, sabi ng classmate niya, ayaw mo yan, Joseph, baka tayo mo sa kanila. Anong reason? Kasi nga, sino mag-aasikaso, sino mag-aalaga sa kanila kung wala sa pagpito? At sino inaanagin ang pinuno? Amen. Alam naman yung kurang. Hindi ba alay maitim ang balat mo, huwag lang maitim ang puso mo. Ulitin ko ulit, hindi ba alay maitim ang balat mo, huwag lang maitim ang puso mo. At sino mahilangin ang hindi mo ba ilalangin ng Diyos? Na habang nag-aaral ka, huwag kinipundin sila. Joseph, pinahap ka natagaw mo ba yung hapon? Itaap ang hapon ito. Ano yung sumasama? So ngayon, magbigay na tayo para sa Charles Rental. Bigay mo natin, pinakadalas natin. Sige po. Yes, Lord. Thank you.
peace, joy in the Holy Ghost. Righteousness, peace, and joy in the Holy Ghost. That's the kingdom of God. Everybody sing righteousness, peace, joy in the Holy Ghost. Righteousness, peace, and joy in the Holy Ghost. That's the kingdom of God. Don't you wanna be a part of the kingdom? Don't you wanna be a part of the kingdom? Don't you wanna be a part of the kingdom? Come on, everybody. Don't you wanna be a part of the kingdom? Don't you wanna be a part of the kingdom? Don't you wanna be a part of the kingdom? Come on, everybody. Love in the kingdom. There's so much love in the kingdom.